Went from Mr. 305 Day County to Mr. Worldwide all around the world. Hi, okay, once again, welcome dito sa video series natin in Handling Objection. Okay, itong isi-share ko sa inyo yung objection ng prospect, no, na sigurado ba nakikita or yayaman ako dyan, no? So, itong objection na to is i-share ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea itong team ko, no, na kung paano mo siya sagutin, no, itong pinaka-effective na sagot dahil naku-close ko siya, so meron siyang target na schedule kung kailan siya mag-join, no. I-share ko sa iyo kasi excited din ako na magamit to sa team ko para mag-grow din yung team nila. Okay, ganito yung tanong ng prospect. Sigurado bang kikita o yayaman ako dyan? So, ang sagot ko sa kanya is, depende po sa'yo yun. Kasi itong ino-offer ko sa'yo is isang business opportunity at hindi isang business guarantee. No? So, ito po ay, at sinabi ko na, alam mo ba kung ano ang sigurado? At ang sabi niya, ano po yun? Ang sabi ko naman, 5 years from now, kung wala ka pa rin, kung ganon pa rin ang gagawin mo, kung ano ang ginagawa mo ngayon, at wala kang gawing pagbabago, ganon pa rin ang buhay mo or ang sitwasyon mo 5 years from now kung wala kang gagawing pagbabago. So, maybe 5 years from now, ganon pa rin, inaasa mo pa rin yung pagiging successful, no? Pagiging magkaroon ng may extra income or maybe nandoon ka nagtrabaho sa yung gusto mong trabaho, kung anong gusto mo, or meron kang negosyo na inuumpisahan, no? 5 years from now, yung plan, no? So, kasi kung wala kang gagawin, nakadepende po yan kung ano yung gusto mo. So, a month or year, 5 years from now, so talagang iba na yung destination mo pag talagang meron kang gagawing bago. So, ito yung ang sinabi ko sa kanya is, sigurado ka ba na or seryoso ka ba talaga kanina na sinabi mo na gusto mo na magbago yung buhay doon sa pagiging very stressful, palaging kulang yung pera, at saka magkaroon ka ng extra income 5 years from now, at saka hindi ka na stressful kasi pwede mo rin gawin yung negosyo with the team. Ang sabi ng prospect is, oo. So, ang sabi ko rin, sinabihan ko siya na, okay, handa ka na ba na naggagawin ang pagbabago? No? So, sabi din niya, oo. Then, sabi ko rin, okay, great. Advance and welcome to our team at i-guide po kita kung paano ka magsimula sa negosyo. So, take note that yung sinabihan mo yung prospect mo ng ganun is naging talagang honest ka lang talaga na binigyan mo siya ng approach or binigyan mo siya ng information na ito ay isang business opportunity at hindi isang business guarantee. Kasi kung gaano man kalaki ang gusto nila na income, ma-income dito is ganun din kalaki yung i-put up nila na time, effort, no, para na in the years later pag-build nila ng team, so magkaroon din sila ng sarili nilang income, no? And then kasi kung yan din ang mga tao na naintindihan nila na yung time is money, no? Kasi kung sabihin natin na years later pa sila maggagawa ng bago or gagawa ng action, so means to say, later na din sila magkaroon ng learnings, no? Magkaroon ng income, no? So I hope sa team ko na makatulong ito sa iyo yung kung paano magsagot ng objection doon sa prospect nyo.
At saka, don't forget to like my video in YouTube channel, subscribe, and visit in my blog in our group website. Meron doon mga video series and on how to handle objection. It can help. And then you apply. No? Ang sikreto dyan is you just have to copy and paste, no? Ang sikreto dyan sa success. Yan yung pinaka-secret, no? Just copy and paste what they are doing and then we will apply. So, everything will goes on and on, no? Thank you and have a nice day.